Tingnan natin ang hitsura ng loob. Hello, ako ulit si Edric ng edric.net. Pahinga muna tayo sa pagbubukas ng ating Shopee packages dahil ngayon ay may bubuksan tayong dalawang item na medyo hinintay ko ng matagal-tagal at may kasamang surprise para kay Snow sa dulo, kaya panoorin nyo. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, try nyo rin. Nung una, gusto ko lang ng wireless keyboard para medyo malinis-linis yung aking desk, work desk. Kaya nag-order ako sa Shopee ng ito yung nire-recommend ng New York Times sa isa sa mga best wireless keyboards nila, yung MX Keys. Tapos nakakuha ako sa Shopee ng medyo mas mura or halos kapareho lang ng presyo sa States. Kaya lang pre-order, so mahigit one month ko siyang hihintayin. Eh di, hintay naman ako, go naman ako kasi at least makakatipid ako. Kaya lang, in-extend ko na yung Shopee guarantee, hindi pa rin siya dumating. Tapos finally, na-cancel yung order. So, wala na akong nagawa kundi maghanap ng iba. And then, sa kaka-research ko, na nalaman ko itong tungkol sa Royal Fludge RK84 na ang daming magagandang review sa YouTube. Kaya hinanap ko siya. Kaya lang, yung mga nakikita kong store, puro sold out. Either wala yung RGB, yung white lang yung available na backlight. O kaya naman, wala yung white keyboard mismo, black lang yung available. O kaya naman, yung switch na gusto ko, wala rin. So, finally, after ng mahaba-habang pag-iisip, nag-decide ako na mag-order na lang sa rkgamingstore.com. Parang, kung hindi man siya yung official store ng Royal Fludge sa US, ay isa siya sa mga official resellers, I think. And, eto na siya ngayon. Parang hindi ganun kakapal ang kanyang bubble wrap. Pero, mukha namang intact yung kanyang kahon. Ayan. Tingnan natin ang hitsura ng loob. Oh. Eto siya. Kay YouTube. Merong user manual. Buksan natin, ilabas natin. Uy, medyo mabigat. Sakto lang yung ano niya. Sakto lang yung timbang niya. Dahan-dahan. Ayan. Oops. Merong user manual. In English naman siya. Hindi, kasi nga US store yung binilhan ko eh. And ito yung USB-C na connector niya na pwede mong i-connect sa iyong computer. Ito yung pangtanggal ng yung keycaps ba ang tawag doon. Usong-uso ito ngayon, itong mga mechanical keyboard. Mechanical keyboard pala siya. Pero hindi ko alam kung talagang itatry ko na pakialaman siya. Pero may mga extrang, anong tawag dito? Switch ba to? Baka ito yung tinatawag na switch. Hindi ako sure eh. Oo nga, ito nga kasi brown. Ayan. Tapos ito yung stand niya sa likod. At syempre, ito na yung ating wireless keyboard na RK84. Nandito sa gilid yung mga switch niya on and off. And then ito yung parang dongle niya kung i-connect mo siya through Bluetooth. Pero pwede mo rin siyang i-connect wirelessly through diretso sa Bluetooth without this. Pwede kang magsaksak ng USB din dito. Parang pass-through yung tawag pala doon. Pwede mong isaksak yung USB mo kung nakasaksak to sa computer mo through USB-C cable na kasama, and mababasa ng computer mo yung isinaksak mo dito. So parang nagiging USB port siya. Ayan, eto ulit siya. Mamaya ay susubukan natin siya at tingnan natin kung kumusta siya. Ayan, gusto ko siya kasi may yung backlight niya. Nung una nga gusto ko white lang, pero naaliw na rin ako dun sa parang RGB backlight. Kaya tingnan natin siya in action later.